Nag-uumapaw ang pag-asa. Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritwal. Narito na ang Healthcare! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamuli ito po si Nurse Al na makakasapa. Kasama po ngayong Sabado na maulan, kumpe. At samahin po kami sa isa na naman at may kalahating oras na sana kayo tukul po sa ating palisigan. Ay kami po ay nagagalak na sabali ay makakaulalo po namin kayo, makakasama namin kayo at we will be talking very important things para sa ating lahat, para sa ating kalusugan at feel the same opening po na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. At pag-ising ko ngayong umaga, sabi ko, ito yung aking panalangin, sabi ko, Diyos ko, naniniwala po ako na sa araw na ito, may magandang mangyayari sa buhay ko dahil mahal na mahal mo ako. Pili na kay ating pag-ising ko yung aking nasabi, I expect good things from the Lord kasi mahal na mahal po niya tayo. Kaya, ayan, kumusta Ate Tel? Hello, Al. Good morning sa inyong lahat, kay Mama Jo, kay Sir Jun. Napakaganda po ng umaga. Medyo malamig-lamig ngayon. Kaya, hindi po tayo magkakaroon ng parang inaantok-antok. Dapat po pakinggan po muna natin ang ating talakayan sa umagang ito. Sabi mo nga, may prayer ka din. Ako din, sabi ko, Lord, salamat sa umagang kay ganda na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa akin na mapaglingkuran kayo dito sa earth na yun naman po talaga ang purpose, to glorify your name. Okay. Kaya dyan lang po kayo, makinig po sa amin ni Aw. Oo, binabati po namin ang lahat sa bahay. Kung ngayon po ay meron tayong tropical depression, Fabian. At sabi naman ng pag-asa, ito naman ay hindi masyadong makakapit sa ating pangalan niya. O yan, maulan-ulan na tayo ng konti. Yan, at, masarap, malamig-lamig. Oo nga. So bago po tayo, yan, dadako muna po tayo sa ating trivia for today. Life, even when it gets you down, ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia! Alam niyo ba na kapag hindi maayos ang circulation ng hangin sa loob ng isang hitari o building, pwedeng magkaroon ng sakit na tinatawag na Sick Building Syndrome o SBS. Ang mga sintomas nito ay sobrang sakit ng ulo, nasusuka, lagnat, panglalamig, pagsakit ng lalamunan at nahihirapan sa paglinga kapag ang tao ay nasa loob ng isang hitari. Ito ay nararanasan ng dalawa sa 10 empleyado na nandoon. Ang mga sintomas na nasabit ay nawawala kapag umaalis na sa loob ng building o lumalabas na. At ang mga sintomas nito ay bumabalik naman kapag pumasok muli sa trabaho. At ayon kay Dr. Gregorio Ocampo, isang doktor sa Department of Medicine ng Makati Medical Center, ang sakit na SPM ay nauugnay sa hindi magandang ventilasyon at infrastructure na isang gusali. At ang resulta nito ay ang hindi magandang kalidad ng hangin o poor air quality. Sabi niya, inuugnay natin ang air pollution sa ating kapaligiran sa labas. Subalit ang poor air circulation sa loob ng mga gusali ay nakakasama din sa mga tao. Ang trigger kong ito hatid sa atin ng www.makatitan.net.ca.
What does transformation look like? A change of mind? A shift in perspective? A switch in lifestyles? Repentance? These may be tiny, sometimes imperceptible steps, but nonetheless, parts of a journey each person must take. They can eventually lead to significant life change and transformation that will touch others. At FEBC, transformation is the measure of our mission. Over seven decades since its founding in 1948, FEBC has continually delivered the message of the gospel in radio programs that address every facet of the listener's life. FEBC broadcasts 1,500 hours a week on 12 AM and FM radio stations, with an additional 1,200 hours a week of online streaming in 29 languages. FEBC uses radio and modern-day communication tools such as web and mobile technologies to communicate the love and message of Jesus Christ to various Filipino people groups to bring about genuine life change and social transformation. 702 DZAS in Mega Manila, Agapay ng Sambayanan. 98.7 DZFE in Metro Manila, The Master's Touch. 1143 DZMR Santiago City, Missions Radio. 106.3 DZRK Quezon, Palawan, Radio Kapit Bisig. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DYFR Cebu City, Life Changing Radio. 1233 DYVS Bacolod City, The Sweet Voice of Salvation. 97.5 DYFE Tacloban City, Unang Tugon ng Pamayanan. 1062 DXKI Coronadal City, The Friendly Voice of South Central Mindanao. 1116 DXAS Zamboanga City, Your Community Radio. 1197 DXFE Davao City, The Good News Radio. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City, Your Positive Choice. The Good News of Jesus Christ is also heard 283 hours a week on shortwave, reaching China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, and Thailand in 43 languages. The internet has made it possible for us to reach our intended audiences worldwide in more cost-effective ways. Online tools have given birth to FEBC Radio TV on Facebook Live and local cable television, Pinoy Connection for overseas Filipino workers, Now XD, Life in Flux for millennials, and RightNow.ph for students. Whether the message is delivered through music, teaching, drama, public affairs, disaster response, peace building, or other advocacies, the outcome is for life, and the glory is God's alone. One of the pillars of the FEBC mission is to develop and maintain partnerships with like-minded organizations. Without partners, we would be missing out on God's design for His work to be accomplished in His way. Partners like you, churches, organizations, individuals whose hearts are devoted to seeing God's kingdom built on earth as we communicate Christ in our world. If you're watching from Davao City, Marhaina Aldao, good day! Don't forget to like, share, and comment on our FB live stream. For the full episode of our program, you can go to bit.ly/care1043. This links you directly to our FEBCPH stream. For your live comments and feedback, you may comment live on our FB page, or you can click on the messenger icon of our stream. This links you directly to our inbox at care104.3 The Way FM. You may also find us on YouTube and Instagram. Don't forget, let us hashtag keep the red light on.
pamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan. Part 1 ng ating usapang pangkalusugan. At topic natin ngayon, Ate Tess, sa isang malamig na araw. Yes. Oh, so ngayon, siguro bago tayo magsimula ay bigyan tayo ng background. Kumusta yung ating quarantine status sa ating Bicolanja. So I think meron tayong mga executive order na bago na nailabas. At ito lang yung nakuha ko for Albay, nilip na ni Governor Vicara yung ating quarantine status from DCQ. Yan, tayo ngayon ay under modified general community quarantine Albay. So medyo very good kasi nag-improve po talaga yung condition ng cases natin sa Albay kasi biglang dumami to pero ngayon ay bumaba na at naminakuha din tayo for sourceable area na meron din silang dinagdag na sa executive order ni Governor Chief Escudero. So may mga additional talaga requirement lang pagpupunta doon. So still RT-PCR na 3 days validity pero may dinagdag sila na antigen pero dapat 24 hours ang validity. So yun pa rin yung ang kanilang guidelines sa sourceable medyo mahigpit. Nag-re-record pa rin sila ng mga testing. Ayan, Ate Tess. Yes. Okay, para po sa ating pagpapatuloy, narito po ang ating mga landline number 0524820460. At para naman po sa ating mga cellphone numbers, narito ang 0946763-9858 at 0929-3594-298 and 0915-931-7184. Para po sa ating Facebook page, narito ang Care 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-text dito sa amin. Ang address po ng The Way FM is along National Road Highway, Arimbay, Legazpi City. Okay, bago po muna, batiin ko pala si Angel, nag-graduate siya ng law sa Aquinas University College of Law. Angel Tadihi, congrats! At sa aking apo, sa kinder naman siya, si Altea Faith at si Pia De Vera Elementary. Congrats sa inyong tatlo. Lahat, alam ko, graduation. Ay, congrats din sa anak mo. Oh. Wow, with highest honor. Ang saya na pamilya at ganun din po, congratulate namin lahat po nang nag-graduate. Isip ng recognition. Kahit COVID pandemic, Yes, nakatapos. Ang galing-galing na nakakaisip talaga tayo ng mga kaparaan. Oo naman. Oo, to make it. Kaya nakita ko naman kung gaano kasaya yung bawat pamilya na yan naka-graduate, may mga... diba, Ate Tess? So, yes, oo. At kamukhang hapungka ng papa niya yung anak mo. Carbon copy talaga. Oo. Kaya tayo ay magpapatuloy at... Oo, meron tayong hindi masyadong magandang balita nga kahapon na regarding sa COVID-19 cases natin sa buong mundo at dito sa bansa, yun nga, merong nakapasok na mga, na-confirm na meron tayong mga bagong variant ng Delta variant dito sa bansa. So, 16 yung lahat at sabi ng Department of Health, 11 po ay local case or hindi siya galing. Wala siyang travel history, Ate Tess. So, itong 11 cases. So, yung mga cases daw na research natin is 6 coming from Northern Mindanao, 2 sa Metro Manila, 2 sa Western Visayas, 1 sa Central Visayas, at meron na yung isang namatay na nagkaroon itong Delta variant. At yung iba naman po ay gumaling na.
So, praise God. Although this is a variant of concern, kasi nga parang 60% na nakakahawa siya, no? Out of isang case daw nito, na tao ang pwede mahawa. So, pag the more na nahawa, ay kakalat po. At since, kumbaga 11 local cases na ito, nakalat-kalat sa iba't ibang lugar, sinasabihan tayo po na tayo ay maghanda. So, patuloy at test para po sa reminder, meron po tayong i-play na video. Isang panawagan po ito ng World Health Organization para po sa ating lahat. Kasi kailangan natin talagang maging seryoso kahit medyo nag-lower down ang Albay at ibang lugar. At ibang lugar po ay hindi. Especially yung Indonesia po, yun sana ngayon ang new epicenter of COVID-19 in Asia. So ayaw natin po na mangyari yan sa atin. Kaya ayaw po natin ang panawagan mula sa World Health Organization. About what this virus is, where this virus is circulating, especially in the areas where you live, the areas where you work, the areas that you want to travel in. All of this is important. There's so much that you can do yourself to protect yourself from getting infected and to prevent yourself from passing the virus onto others. And please make good choices. I know that there are a lot of things that we want to be doing right now, but there aren't necessarily a lot of things that we need to be doing right now. There are many people, essential workers, who cannot stay at home. There are many people who are caring for patients in hospitals who cannot stay at home. And if you can, and if you can help, and if you are asked to, please stay home. You can practice physical distancing from others. You can avoid crowded places. You can avoid enclosed settings that have poor ventilation. You can clean your hands. You can practice respiratory etiquette. You can wear a mask if you cannot do physical distancing. Everyone has a role to play. And this is far from over. So we all have to play our part. We all have to play our part, di ba? Tayo ay bida, kumbaga sa Department of bida po ang bawat isa. Kasi nakasalalay po sa atin yung magiging, kung kailan matatapos po ang COVID-19. So, pagkakasin natin dito sa Bicol, yung nasimula na natin, huwag tayo do not let your guards down na sa atin. Kung lumas natin, still mas pa rin tayo kahit kumunti na yung case. Kasi with the presence of the Delta variant po sa ating bansa, ay naku, kailangan po talaga natin na magsanta at hindi tayo maging complacent, kasi parang akala natin wala na, kasi di ba yung atitest, yung mga five up na bata, I think pwede nang lumabas. Oo, pero ingat pa rin. Ako kahit in okay na yon, hindi pa rin ako komportable na ilabas-labas sila. Kasi nga, hindi pa natin masyado alam. Okay, mag-mask, pero ingat pa rin po talaga tayo. Kahit inalaw na. Maganda yung pag-uusapan natin, Ate Tess. Kasi yes. Kaya po, napakahalaga po na during this COVID-19 ay malaman natin na importante po na ang proper ventilation. Kung tama. O, di ba meron tayong hangin sa labas? Yun, di ba? Kaya meron tayong hangin sa loob ng bahay natin. Tama. Po ay malinis din, naiinis. Ngayon, kung sakali man po hindi talaga maayos, magkakaroon po tayo ng mga sakit. Di ba, Ate? No, tama. Okay. Kaya ugaliin po natin na every morning talaga ako, every morning, binubuksan ko lahat ng bintana, yung door, kasi may screen naman, okay lang, hindi naman papasok yung namok. Kaya ugaliin po natin na buksan talaga, lalo kung nag-aircon po tayo, ugaliin din po natin yung filter ng aircon na laging malinis. Kaya nasa sa atin. Oo, kailangan ng air exchange. Kailangan sa loob ng bahay natin. Para po, kasi marami pong mga kaso ngayon ng COVID-19 ay dahil po nakukuha, nagiging nagkakaroon sila ng transmission dahil close contact sila nang nasa loob ng isang kulog na lugar. Tama. Yung binikulo, yung binikel, di ba?
sasakyan galing Metro Manila o galing siya pa-uwi dito, doon pala sa sasakyan meron siya, di ba, asymptomatic carrier. So, magko-contact tracing. So, magpe-testing. So, dahil doon sa sasakyan, can if ever hindi po binababa ng konti yung bintana kasi aircon, di ba? Kulog siya. Mm-hmm. O nagkakaroon ng transmission, pwede po sa ating mga elevator, sa ating kitchen, hindi ba? Mm-hmm. Oo, di ba? Merong mga lugar na hindi oo, na... Oo, meron talaga. Sa CR. Sa ang CR natin. Oo. Takot, di ba? Na... Mm-hmm. Kaya nga, buti walang, wala tayong sini-sini ngayon kasi sa sinihan, di ba? Kulog. Mm-hmm. Kulog din yun. O sa mga yan, sa mga offices, sa mga school, meron na ng mga corridors na wala talaga masyadong ventilation, sarado kasi for safety reason. Mm. Yung pag-uusapan natin, and bilang background po ng ating ano, ay may iba, may isa na naman po tayong itiplay coming from World Health Organization. Ito ay talagang kinuha natin, kinulat-kulat talaga natin kasi kailangan po natin ng subject matter expert na magsasalita po dito. Tama. Kailangan ipatikisindi po natin sa bawat isa. Kaya yan, i-share po natin itong ano, healthcare program namin edition ngayon para po maraming makapakinig. At pagandang po natin, panuuri natin ang isa na namang video mula sa World Health Organization. Indoor ventilation during COVID-19. Meet Michelle. Michelle is a business owner who wants to protect her workers from COVID-19. Michelle knows that COVID-19 spreads through respiratory droplets and aerosols when infected people breathe, talk, sing, shout, cough, or sneeze. The risk is higher when people are in enclosed and crowded indoor spaces with poor ventilation. Ventilation can help improve indoor air quality by reducing the concentration of any potentially infectious COVID-19 droplets or aerosols in the air. This is accomplished by introducing clean outdoor air and removing stale indoor air. Ventilation can be achieved naturally by opening doors or windows to the outside or by installing a mechanical ventilation system. The use of a portable air cleaner with high-efficiency particulate air, HEPA filters, could be considered in spaces where ventilation is poor. Portable fans circulate the air but they do not remove contaminants from the air or improve ventilation. If using a fan, make sure it's not blowing directly from person to person. Michelle's workplace has a heating, ventilation and air conditioning HVAC system, which also filters the air. Michelle makes sure that the filters are cleaned or changed regularly according to the manufacturer's recommendations. She knows it is important to select filters that fit properly, are compatible with the ventilation system, and that have the highest MERV rating possible. In general, the higher the MERV rating, the better it is at removing small particles from the air. MERV stands for Minimum Efficiency Reporting Value. Finally, Michelle makes sure to have regular maintenance performed on the HVAC system, according to the manufacturer's instructions. Michelle also meets with an HVAC specialist to see what she can do to improve ventilation in her workplace. Michelle made sure to ask the HVAC specialist, is the HVAC system operating correctly? Is the HVAC system suitable for the type of setting and the number of workers? Can the ventilation system be adjusted to bring more outdoor fresh air into the building? Is it possible to upgrade the air filters? Ventilation should always be used with other precautions such as limiting occupancy, physical distancing, wearing masks, and frequent hand washing. It is important to use multiple practices at once, in a layered approach. Michelle will incorporate good ventilation practices along with other precautions as part of her overall safety plan to prevent the spread of COVID-19. Ayan. Yan po isang video tungkol sa isang ano, employer. Kailangan ipasok na ventilated ang kanyang lugar. Mm. Karamihan ngayon sa workplaces, nagkakaroon na ng transmission and then ilalockdown yung lugar syempre for disinfection for at least 24 hours. Mm-hmm. So yun yung mga ano, yung mga practices na kailangan meron. At mamaya ay pag-uusapan natin ito isa-isa. Di ba, Ate Pe? Yes. Ayun sa po ng Dole. Yung ventilation. Mm-mm. Workplaces.
Kaya mabuti baga, mabuti na yung mga employer talaga aware sila doon sa surroundings ng kanilang mga offices, ng kanilang lugar na pinagtatrabahuan para naman talaga maiwasan ang COVID-19. Magsisimula yan sa employer, dapat siya mismo ang mag-i-initiate. Okay. Kasi kailangan magpaghandaan natin yung mga... Tama. Equipment. Halimbawa, dapat may HEPA filter ka kung hindi nabubuksan yung pintuan, di ba? Or mga 8 hours a day, eh, talagang air condition po ang... Then, meron din tayo mga air purifier. Meron tayo tawag na mga system. Sinabi kanina, yung MERV rating ng isang equipment, kailangan merong minimum efficiency recording. So, yung sabi doon, pag mataas yung MERV, all the better na matanggal po yung mga maliliit na particles na nasa hangin. Hindi sabihin, nililinisin talaga yung maliliit na hangin. Sa loob po ng workplaces. Yan din po ay napakagandang video. Kung ate pong talagang uulitin at papakinggan, yun po ay mas sa ating lahat, lalo na sa mga employer. Kasi ikaw, naman yung mga mga workers, di ba? Ano, apektado talaga ang bawat pagkita at ating. Di ba? Magkaisa talaga dapat lahat. Oo. Tayo na hindi nakakatrabaho kasi, ay, na-contact trace. So, kung ma-contact di ba? Tapos nagkaroon na siya ng symptoms ng positive na. So, nakuha yun sa isang area or workplace na hindi masyado maganda yun, ano? Yung ventilation. So, ventilation at yung COVID control. So, high-tend o hindi masyadong stricto, di ba? Pwede. Di ba? Hindi nag-maintain ng physical distancing. So, ang lahat po ito ay nang nasambit, actually, more on the ventilation. Yung importance talaga na meron tayong mga idadagnag na control measures kung yung fresh air ba, parang meron tayong natural ventilation, yung natin ang mga pinto. So, kasi merong entrance at exit yung hangin. So, isang side yung door, at bubuksan mo sa isang side naman, sa likod yung another door, para po may pasok, may labasan. Siguro, mas maganda aw yung exhaust fan. Ayan. Oo, maganda din yun. Actually, nagiging po kasi yung isang area ko dito, actually comfort ko na nasara namin yung dalawang parang bintana because of contact. So, wala siyang bintana. Ibig sabihin, talaga, poor air circulation, kahit pag maligo ka, wala kang hangin-hangin. Diba? So, maganda po yung kung makakonsap tayo po ng bahay, i-consider na natin magkakaroon tayo ng exhaust fan sa mga lugar na hindi pwedeng lagyan ng bintana. Tama. Diba? Oo. Oo. Check po natin ang ating mga bahay, ang ating mga building. Kung may lugar na walang proper ventilation, gumawa po ng paraan. Para kung may COVID ay wala tayo kung business interaction, di ba? Gusto natin may trabaho ang mga tayo, di ba? Gusto din natin employer na meron ding, ano, meron ding attitude, di ba? Pamilya, gusto naman nila ang kanilang kasamahan sa bahay, ang padre pamilya, ang mama o ate po yun na nagtatrabaho, ay patuloy na magtrabaho. Ay paano ba? Tama. Ang ating COVID virus sa ating workplaces, apektado po lahat. Tama. Diba? Health is wealth. Ayan. So siguro, bago tayo magpatuloy, dadako muna pa tayo sa ating DOH Health Spot. Kaya dun. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang baba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isa na naman yung panawagan galing sa Department of Health, Philippine Medical Association, di ba, Ate Ken? Yes. Ay magpabakuna. So ngayon po, marami po tayong ginagawa sa paraan yung tinatawag natin different layers of control.
At yun nga, sinasabi natin na hindi po ang bakuna ang sagot sa lahat. Kahit nagpapabakuna na tayo, kailangan pa rin natin ipagpatuloy yung pagmamask. Hindi maging kampante. Yes, hindi pa bakuna na, eh hindi na po tayo magmamask. Oo. Kasi kahit kahit may bakuna ka na, may possibility pa rin. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo mga kapatid. Oo, ang kagandahan po pag may bakuna na tayo, ba ako may bakuna na. Si Ate Tess may bakuna na. Si Kuya Jun may bakuna na. At we are working inside the station, di ba? Pag may bakuna tayo, lesser na po yung ano, parang lesser na yung chance na tayo ay magkakaroon ng severe at critical. Ano pa? Yes. Kung lang yun, di ba? Recover na tayo. Yun yung ang positive. Wala na pong mamatay. So, ngayon, tama. Tatanungin po namin kayo, nakikinig kayo, alam ko, may kakilala po kayo. Kanina, kausap mo pa lang, o last week, di ba? Sabi pa lang, ay, na-admit ako. Tapos, recovering. Tapos, ayan, nalaman na lang natin, ay, critical na at namatay na. Di ba? Ganun sa bilis, atitin. May bakuna po tayo ay naiiwasan po natin yun. At kahapon nga may kakilala din kami with my sister. Sa buong pamilya, siya nagpabakuna na lahat except siya. So, yun. Ang nangyari na yung nagka-COVID, siya yung hindi nabakunahan, siya po yung namatay. Kasi wala siya. Sad. Oo, kasi yun nga, kasi may history din siya ng mga allergies, may comorbid. So, nagdadalawang isip siya na magpabakuna. So, nandahil doon talaga, sad. So, yun nga, out of that, lahat sila na bakunahan, siya lang isa na hindi. Kasi talaga ang nag-succumb into death. So, ano po natin mangyari? Yung tayo, kagaya ng paalala po ng Department of Health, tayo po ay magpabakuna. Dahil ito po ay mahalaga. Ayan, so, dadakot po tayo ulit sa ating, topic at Kuya Jun, para din natin yung isang video ulit coming from World Health Organization kasi mahalaga ito kasi kailangan natin pakinggan ang mga expert natin. Yung tayo, tama. Kasi yung tayo nakukuha ng speaker na yun kaya sila po ang magpapaliwanag ng maigi although dadagdagan namin kasi kailangan pa rin natin talaga pag-usapan ang tungkol sa ventilation kung bakit ito mahalaga. Sila aw ang mga expert, kaya kinakailangan talaga nating pakinggan. Ventilation. What role does it play in keeping your homes, your offices, your schools, and you safe from COVID-19? Hello and welcome to Science in 5. I'm Vismita Gupta-Smith and these are WHO's Conversations in Science. We are talking to Dr. Maria Nera today and she's going to talk about the role that ventilation plays in keeping your indoor spaces safe from COVID-19. Welcome, Maria. Hello. Thank you. My first question to you, how important is ventilation and how does it make our indoor spaces safe from COVID-19? Ventilation represents a very important aspect, a very important factor to prevent the virus from spreading indoors. So something as simple as natural ventilation means opening the doors, opening the windows can provide this type of renewal of the healthy air we want to breathe. And let me give you an example. Whenever it's possible in public spaces or in buildings, ensure a natural ventilation, opening the windows. And in places like, and in settings like schools or working places or touristic places, what we are recommending is to increase the rate of air change, increase the rate of ventilation by natural ways or mechanical ones, always trying to avoid the recirculation of the air. And when you cannot avoid it, then having filters that are properly and regularly maintained and changed is needed. Please don't forget that ventilation is very important, but it's not the only measure. So this has to be one intervention, part of a package of intervention to prevent the COVID-19 to be spread. Maria, most indoor spaces around the world depend on opening doors and windows. So how can we be sure that enough outdoor air is circulating indoors?
Of course, we need to consider the space size. I mean, how big is the room or the space we want to ventilate? The occupancy rate, how many people is occupying that room, and the activities that are carried out in that space. And of course, there are formulas to calculate all of that, but essentially what we know is to renew the air. And to give you an example, if in 1 hour you renew, you change your air 6 times, I think that will provide a quite sensible way of making sure that we are reducing or preventing the spread of the virus indoors. Maria, it's not always possible in heavily polluted settings to open doors and windows. How should we manage outdoor air pollution, preventing that, as well as preventing COVID-19 and keeping our houses better ventilated? Together with the COVID-19, we are very much concerned by air pollution. And as you know, this is a major public health issue, still responsible for 7 million premature deaths every year. So my answer will be we need to do whatever is needed to reduce air pollution outdoor by putting in place the different measures and interventions that are available and requesting the authorities to do so. But while this is not possible, we need to make sure that we still ensure some natural ventilation. Except, of course, if you are very close to the source of emission or there are very heavy and very high levels of pollution. But in any case, you can consider as well, depending on your capacity or where do you live, you can consider what they are called air purifiers and, of course, the HEPA filters that in some residential buildings are already available. Thank you, Maria. That was Dr. Maria Nera talking about ventilation and the role that it plays in keeping you safe in your indoor spaces. If you find this content useful, please share it with your colleagues, with your friends and network, and invite them to follow us on our social media channels. Until next time then, stay safe and stick with science. Stay safe and stick with science. Kasi marami pong mga balita-balita, di ba? Iba-iba. Kailangan natin talagang makinig sa mga, di ba, sa mga tamang source of information. Tama, hindi fake news. Hindi fake news. Kasi yun yung din po ang panawagan ng Department of Health. Kasi pag ma-stress tayo, di ba, Ate Chess, na wag ka mag-stress na kasi magiging zombie ka. Actually, yun. Hindi ko yung nakakalimutan kasi yung mga anak ko, Mama, huwag ka na magpapakuna kasi sabi mo, magiging zombie ka. Tapos may mga ganito-ganito na. So, pag nagtatanong sa akin kasi magpapakuna, ah, tapos ka makala, kumusta, anong side effect? Sabi ko, ito, hindi pa naman ako nagiging zombie. So, ito po ay kinakaralan na yung aking pagpapakuna. Kaya, let's go. At kung tayo po ay nasa priority list, Ate Tess. Yes. Kasi marami pong padating ng mga vaccine, iba-iba. So, may mga iba-ibang brand na galing sa Johnson & Johnson. Merong Gamalaya na vaccine, at narinig ko sa aking sister na taga DOH, na maganda daw that is coming from Russia. Maganda din po. Kasi, kasi niya, I think 90%+ din, 90%. Although yung Kinovac, diba, medyo mababang konti. Pero yun, kung ano po ang available na vaccine, tayo po ay mapabakuna na. Ayan, so tayo po ngayon ay dadako ngayon sa ating ventilation guidelines ng binigay po ng ating DOLED, Department of Labor and Employment. Maganda itong pag-usapan. Ito po ay naipalabas pa lang noong March 3, 2021. Ngayong taon lang po ito. Pag-usapan natin, ito po ay para sa mga lugar ng trabaho at pambubulong sa sasakyan. At ganun po, applicable din naman po ito sa mga bahay na yan, may tulog na natin. Mm-hmm. Okay, Ate Tess, di ba? Okay. Ang isa daw dito, para sa mga lugar ng trabaho na walang air condition. Oo, kailangan din po pala yun na pag-usapan natin. Sabi, lubusin ang paggamit ng natural ventilation, hangin mula sa labas. Mm-hmm.
sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pintuan kung maaari. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kung alimbawa yung mga rooms natin, yung sa sala pwede din kasi may bintana naman ba ang sala natin. Kailangan pala talagang pumasok yung air na galing sa labas pati yung air na galing sa loob. Oo, sa pagbubukas natin ng mga pintuan at bintana. At yun nga, may nagtanong, paano ba natin mag-check kung maganda, maayos yung circulation? Mararamdaman mo po yun kasi yun nga, parang mainit, di ba, pagpasok. Di ba, kasi walang masyadong maayos yung air exchange, mainit. Parang kung ang skin mo parang mamasa-masa na, and then meron pong hindi magandang amoy. Tama. Diba? Yun ang kung wala tayo mga mechanical devices, yun ang mga pwede nating i-consider na mga dapat nating malaman. Di ba sa basa house, minsan, pag nagbukas ka ng bintana o kaya ng pinto, pag may hindi talaga, parang may negative na papasok, mararamdaman mo naman yun. Kaya, kuan lang tayo, parang yung aware lang, aware palagi tayo. Pagpapasok tayo sa isang lugar o isang ano, sa mga mall naman, meron naman yung mga ventilation system, pero still, kailangan pa rin natin na mag-physical distancing mask, saka face shield pa. At dito sa mga lugar na walang air condition naman, siguraduhin, ang hangin pumapasok sa lugar ng trabaho ay malinis. Kaya, grabe yung ano sa labas at pumapasok, di ba? Kagaya ng iba pang mga contaminants. Diba? Talaga, hindi mo pwedeng buksan yung bintana mo kasi papasok yung air contaminants. So, kung hindi daw pwedeng gumamit ng natural ventilation o hindi, sapat gumamit daw po ng mechanical ventilation. Tulad po ng ventilador o air conditioning unit kung kaya, di ba? Tapos makakatulong ang pagbubukas ng mga pintuan at bintana habang gumagamit ng mga mechanical ventilation para maging sapat at mabilis ang pagpalit po ng hangin sa loob na Kaya lang baga minsan, pag naka-air condition ka, parang ayaw mong buksan ang pintuan kasi sayang yung lamig. Pero kailangan pala talaga yun. Kailangan na kung, although meron tayong minalilalagay din ng mga HEPA filters, diba? Hindi ini-install dyan. Kung hindi talaga mabuksan, siya ngayon ang gumagawa ng air purifying, saka filtering, para mailabas din yung hindi magandang mga kasi sa aircon baga may binubuksan diyan yung anak ko na inaalis niya yung filter, inuugasan niya yon. Inuugasan niya yon every 3 days. Yes, so kailangan po yung maintenance, minsan nakakalimutan. Ngayon COVID time, may sa mga trabaho naman sa mga meron naman yang assigned ng mga janitors. Just kailangan merong schedule weekly, meron, di ba? Hindi talaga pwede makalimutan. At kailangan dapat yung isaalang-alang sa layout ng mga workstation. Yung direksyon ng pagdaloy ng ng hangin upang hindi ito magiging sagi ng pagkalat ng COVID-19. So parang, halimbawa ate, kasi nandito ako nakaupo, tapos sa akin nakaano yung hangin, di ba? Yung virus. Yung po, so kailangan hindi po ganun. Isaalang-alang po natin ang direksyon. Dapat makapwesto sa hindi dapat nakapwesto sa daanan ng hangin. Tama. Huwag mong haharangan. Yes, or ever. Kasi tayo, gusto natin sa malamig. Di natin alam if ever. Oo nga. Nandoon siya, nandoon yung yung virus. So, ingatan po. At linisin po ang mga bintana at ventilador kada linggo. O mas madalas pa. Kung tama. Yan. At para naman mga po, ate ka, sa mga lugar na may air conditioning, di ba? Kasi para daw sa mga lugar ng trabaho na may air condition, sa mga lugar ng trabaho na gumagamit lamang ng local air conditioning units, dapat gumamit ng mga exhaust fan. Gaya nung sinabi ko kanina, kailangan talaga. Sa amin sa church, may exhaust fan kami. Ginagamit talaga namin yun pag nag-air condition na. Exhaust fan at filters na may MERV 13. Yung in-explain mo kanina, yung MERV 13.
Doon sa video natin na kailangan mas mataas siya, mas yung mga maliliit na particles pala ay nakikita, no? Oo. Nasa sala nila. Kaya yun siguro yung mga ating mga engineers na nag-install ng ating Sila ang mga nakakaalam niyan, yung mga nasa safety. So, kailangan talaga yung meron tayong mga nerve rating. HEPA rating na akma sa ginagamit na air conditioning units, dapat akma ang mga air conditioning units sa laki ng kwarto kung saan ito nakalagay. Siguraduhin nasusunod ang tamang maintenance ng mga ito ayon sa panuntunan ng manufacturer nito. Tama. Kaya pala pag bumibili tayo ng aircon, tinatanong, ilan ba ang square, ang size? Oo, tama pala. Sila pala talagang expert sa mga ganito. Ayan, ganun. Siguraduhin natin malinis ang hangin sa loob ng lugar ng trabaho. So, magtakda po tayo ng mga programa para sa paglilinis at maintenance ito ng ating mga mechanical ventilation system. At ang mga fixtures ay dapat nalilinis at napapalitan ng lugar. Ang mga maintenance personnel po, dapat maano natin ito, i-require natin. Ang mga maintenance personnel ay dapat magsuot ng angkop na PPE. PPE, kailangan pala talaga. Sabi pa dito, dapat sapat ang bilang ng mga exhaust fan na sa lugar ng trabaho ayon sa minimum breathing zone ventilation rate. Tinanang may mga rate dito, may titingnan natin sa annex to. Opo. Kasi pala pag malaki, hindi pala pwede isa lang ang exhaust fan. So may binigay actually dito sa Dollar Department Order, so 224-221. Nitong annex ko nito. You can research din po ito sa internet, available ng pasto. Department Order na ito, makikita natin yung minimum breathing zone ventilation rate ng ito. Tama. At nasasabi din po sa Department Order na ito na itaas ang mover ng mga air conditioning units upang pataas ang direksyon ng hangin. Dapat pala pataas natin siya. Oo. Ang direksyon ng pagdali ng hangin ay dapat isaalang-alang sa layout ng workstation upang hindi siya magigilisali ng pagkalat ng COVID-19. Yun po ay sabi sa atin na DOLE guideline. Para sa lugar daw ng may mga air-conditioned unit, na-mention na natin yun kanina, yung mga dapat gawin, na buksan ang ventilation system sa lugar ng trabaho 30 minuto bago papasukin ang mga manggagawa at panatilihin nakabukas. Panatilihin itong nakabukas 30 minuto matapos umuwi ang mga empleyado. Dapat pala. Magic word or parang tatandaan natin, 30 minutes before. 30 minutes after. Kailangan naka-on na, di ba? And 30 minutes after naka-uwi na, ay naka-on pa rin siya. Ayon sa guidelines. Supply ng hangin mula sa labas ng lugar ng trabaho ay dapat sapat, alinsunod din po sa minimum breathing zone ventilation rate na nandito sa Department of Order. At kung ang hangin naman po ay paikot-ikot lang sa loob ng trabaho, makakatulong daw po ang paggamit ng HEPA filtration air purifier sa paglilinis po ng hangin. Ang mga air purifiers ay dapat akma sa laki ng lugar na paglalagay nito at ang mga ito ay dapat linisin din ayon sa recommendation ng manufacturer. Oo, sabi pa dito, kung maaari, buksan ng madalas ang mga pinto at bintana upang pumasok ang sariwang hangin sa loob ng lugar ng trabaho. Yes. So yun, pag bumukas pa rin ang bintana, dalawa, bilang kita, may pasukan ng hangin at may labasan ng hangin. Yun po ay napaka-importante talaga. So, tayo po ay may mga janitors or may mga ginagisusan. At tayo sa bahay din, kailangan buksan natin from time to time para magkaroon ng air, fresh air exchange, diba? Pero minsan, diba, may mga rooms talaga na kung air conditioned,
sometimes mga wala yung bintana, kaya doon pumapasok dapat ang exhaust fan. Yes. Mag-install na po tayo kasi hindi lang ito para sa COVID, para din sa atin hindi tayo magka-pneumonia. Tama. At ito pa pong mga sakit na airborne. At ito, pag-intellect natin ng, di ba, God created the earth with fresh air. So, wag natin pagkaitin sa ating mga sarili. So, libre yan, libre nating nalalanghap. May mga bagay tayo sa mundo na pwede natin, kumbaga, parang modifiable. Non-modifiable. At ito, kahit sa mga sakit natin na iba, hindi lang COVID. May pwede natin modify. Ay, hindi lang natin pwedeng i-modify yung, di ba, meron tayong yung age, sex, height, weight, minsan hindi na natin. Pero yung ating mga lifestyle, pwede natin modify yung mga unsafe act, unsafe condition, pwede natin bargain yun. Pag nakita natin, kulog, that is an unsafe condition, di ba? At yung unsafe act, pag pupasok tayo dun sa kulog na lugar na hindi ventilated, unsafe act na yun, pwede na tayo magkaroon ng sakit. Kung merong mga air contaminants doon po sa loob ng kwarto doon. So yun, at least meron tayong mga unsafe act, unsafe condition, di ba, na kailangan maalala, at meron tayong modifiable at non-modifiable na factors habang tayo ay nandito sa mundo. Kasi diba, world will have troubles. At hindi lang naman COVID-19 yung problem natin, di ba, Ate? Marami, marami pa rin. Kaya tayo, sobrang ingat. HIV, TB, marami pa pong ibang sakit na kailangan po talaga natin maging aware na may magagawa po tayo. So, bakit hindi tayo dito sa ventilation? Oo, andito na tayo sa LEV. Ibig sabihin, local exhaust ventilation. Siguraduhin kompleto at maayos ang iba't ibang bahagi ng LEV system, tulad ng hood, ductwork, air cleaning device, fans o blowers, at exhaust stack. Ang LEV system ay dapat may tamang air cleaning device upang masala at malinis ang mga contaminants ng hangin sa loob ng lugar ng trabaho. Wow, kailangan pala talaga yung filters. Minsan kasi sa mga air condition unit natin, parang nakakalimutan yung filters linisin. Mm-hmm. 'Di ba? Ako nga minsan guilty din ako diyan. Oo, at maganda nga dito sa Department Order ng Dole, na ngayon ko lang ito talaga naintindihan. Minsan nakikita ko sa mga buildings na parang may mga tubo na nakaano. Ito pala, local exhaust ventilation, LEV na nasabi natin, meron siyang inlet, di ba, may hook, may ducting. Dapat pala nililinis yan. May air cleaner na siyang area, then may blower at may discharge. Diba, nakikita natin yung tubong yun, yung pala ay malaki siya, local exhaust ventilation system ng isang facility. So, napakahalaga po ito na, pag nakakita tayo, ay, maganda itong maganda itong, halimbawa, mall na ito, building na ito, or workplace na ito, kasi meron silang LEV. Meron silang ventilation system, yung SEV. At yan, meron din tayo tungkol sa ating mga restroom, at ito. Yes, oo. Sa mga palikuran, panatilihing umaandar ang mga exhaust fan habang may tao sa gusali. Dapat pala, kung alimbawa, okay man bagaw, kasi kung pumapasok tayo sa mga pampublikong palikuran, pag ino natin yung ilaw, sabay na yung exhaust, gumagana. Siguro mag-aware tayo pag papasok tayo sa mga palikuran. Ay, meron ba ditong exhaust fan, di ba? Oo. Meron, ay good. Pag wala, naku, bilis-bilis na lang. Bilis-bilis na magtatagal sa lugar. Kasi nga, bilis-bilis na yung hand dryer, di ba? Huwag gumamit ng mga hand dryer sa loob ng CR, sa loob ng palikuran, dahil nakakadagdag pala ito sa pagsalat ng contaminantong hand. Di ba, may nakita ko may mga hand dryer sa sila. Kaya yung dito sa loob, sabi sa labas. So, i-discourage na yung COVID-19 pandemic. Then, isara ang sakit ng inodoro kapag nagpa-flush upang maiwasan ang pagkalat ng droplets o aerosols. Ayan, yan yung reminder po talaga. Tayo ay lahat gumagamit ng palikuran, di ba? Isasat po natin yung ating mga yung sakit, di ba? Anong tawag yung sakit? May cover, yung may cover baga sila doon, yung
Sa bowl. Fit cover po. Ito, pag magkaplat na po tayo, ito sara po natin. Bakit? Tama. Para maiwasan po ang pagkalat ng mga droplets o aerosols sa hangin. Ayan po ang mga reminder mula sa DOLE, Department of Order 2024 Series of 2021. At para naman sa mga pagpublikong sasakyan at mga shuttle service. Di ba? Ito naman yung mga reminder articles. Oo, yung mga sinasakyan nating mga bus. Oo, sabi dito, hanggat maaari gumamit ng natural ventilation o sariwang hangin, iwasan ang paggamit ng recirculated air. Yan. Oo, mas maganda pala yung hindi air-conditioned na bus. Sa loob ng sasakyan, kung talagang minsan may mga vehicle po talaga na hindi nabababa yung bintana. Talagang sarap po. So, meron pala din na pinipindot na for air recirculation, pwede yun. Pwede rin pindutin yung isa na pwede kumuha ng hangin sa labas. So, hindi po good yung ipindutin lang yung air recirculation. Ibig sabihin, nagsicirculate yung air, di ba yung oxygen saka carbon dioxide na ine-exhale, inhale ng tao. Yun din ang nag-recirculate, hindi po yun okay. Kaya, maganda kung sasakay po tayo, ay meron din tayong i-remind natin yung ating driver na ipindutin yung isa po na hindi sa recirculation. Pwede pa natin makin. And then, pinaka-importante talaga. Kasi ang iba, wala naman. Kaya nga, meron pala siyang system sa loob na sasakyan na pwede gamitin yon na para hindi siya mag-recirculate. Kukuha ng fresh air sa labas at papasok sa loob ng sasakyan. So, tama. Siguro, mabuti sa, siguro kung siguro kung alimbawa air-conditioned bus, alimbawa pag lumabas na yung mga tao kakain, pwede siguro nila buksan muna yung mga bintana para pumasok yung kaya lang siyempre na sabi nila sayang daw ang lamig. So yun, sana nga kapag tayo ay ano, alam po may mga limit naman kung sila na capacity ng ating 30% capacity. So ingat-ingat lang talaga po tayo. Oo. So, buksan ng hindi bababa sa 15 minutes ang pinto ng mga pabibigong sasakyan sa tuwing may bababa o sasakay ng pasahero. Para nga po mapalitan ang Tama. Tama. Diba? Yung sinasabi ng WHO na may air exchange or air change. Yan siguro din sapat din po ang ventilation. Kung maaari, buksan nga po kung pwede yung mga bintana na hindi bababa sa 3 pulgada o 3 inches na mga bintana ng sasakyan habang nasa biyahe. Di ba parang nagbabiyahe tayo? Kahit paano, may awang yung bintana natin, di ba? Para may papasok. Maging aware lang talaga tayo pag nagbabiyahe, aside from may face mask tayo, face shield tayo. Ay, naku, naalala ko yung ano ng healthcare na kailangan may ventilation ng sasakyan, di ba? Oo, sana nakatulong kami na makilala nyo na titingnan ko muna kung may ventilation itong sasakyan. Pag meron, good. Ayan. Sige, at kailangan din na magsagawa ng pagliligid atin. Oo, sabi dito, magsagawa ng regular na paglilinis at maintenance ng mga filter ng aircon ng sasakyan. Opo, yung may mga sasakyan na may mga aircon, dapat pala talaga lilinisin din nila yung filter noon. Yes, so yun. At yan, ang susunod ay kailangan talaga lahat kong sasakay ay nakasuot ng face shield at mask. Sa lahat ng oras, kumbaga, no face shield, no face mask, no entry. At huwag din pasasakayin ang mga may sintomas ng COVID. Diba? Alam na natin umuubo at medyo nagbig. Ay, naku, huwag na muna. Diba? Stay at home kasi pag may umuubo, tama. Ano, ng sasakyan, diba? Parang, may umuubong isa, pwede nagka-transmit yun ng virus. Kaya as much as possible po, pag may upo, huwag na po tayo muna magbiyahe. Gamutin muna po yung ubo. So yan, i-disinfect ang sasakyan kasama po ang mga plastic wire bago at matapos ang bawat yan. So bawat biyahe, disinfect tayo. So requirement naman ang disinfection natin sasakyan. Actually, soap and water is enough. Oo, and then pwede naman din po yung ano, yung mga alcohol wipes. Pwede din yun. Yung mga chemicals kasi na nakakasira din sa mga sasakyan. So alam niyo ating mga tinatawag yan pag mga may-ari ng transport mga operators.
creators. So, sila kailangan talaga ng ano, ng pambitin check before and after every use. Kasi paano kung may sumakay na asymptomatic, di ba? Pagaya ng ambulances, nag-transport sila ng ano, ng mga COVID suspect or carrier ng positive. Ah, may disinfection po talaga yun. Every after use. Tama. Ito po, sabi ng DOLE, DO, Department of Order, maglagay po ng mga signages sa loob niya. Para pag upo niya, may reminder, oops, kailangan naka-face mask, face siya, kailangan wag mong tatanggalin, di ba? Oo. So, signages po sa loob niya, CEL. Kaya, maganda aw na ako baga palagi akong sumasakay sa mga jeepneys. Natutuwa ako na may signage sila. Tapos yung ibang jeep, may alcohol na sila doon. Pagpasok mo, pagsakay mo sa jeep, doon sa may gilid, may alcohol sila. Sabi ko, wow, talagang sumusunod ito. May nakalagay sila doon na kung walang face shield, no entry sila doon sa sa jeep. Oo. Kaya magandang sumusunod talaga sila. Oo. Kasi paano kung may isa daw, may lahat. Tama. Oo, dito sa department order ng DOLE, na kailangan din ng ating ventilation assessment. So, kailangan magpa-assess tayo, di ba, sa ating mga workplaces, di ba, o sa mga vehicles, o tungkulin daw ng employer na siguraduhin maayos ang indoor air quality ng mga lugar ng trabaho sa kanyang company. So, meron tayong mga naka-assign dyan, meron tayong mga safety officer na kailangan mag-check ng quality ng ventilator. Yung mga checklist ko na binigay dito sa DOLE DO324. Oo, at pwede po itong gamitin kasi mas madali na assess pag may checklist, di ba? Tama. Kung may checklist, meron ka ba nito? Nalilinis ka ito? May masama ka amoy? Ayan, yan po ang nakalagay sa assessment form or checklist. Yan po ang ating ventilation assessment na pinag-uusapan. At ito po ay mahaba. At ang gusto ko lang idagdag talaga dito po ay tungkol po sa carbon dioxide sa isang carbon dioxide level ng isa pong work area o isang plant. Kasi latest, nagiging secret po itong pag-measure ng carbon dioxide level sa isang lugar para ma-determine po kung well-ventilated ba. Oo, meron tayong mga CO2 monitor. Na-research ito Ate Te. Mga companies alam po nagbibili na kasi sa ibang bansa po, required na ito sa mga offices, sa mga restaurant. Eh, hindi naman required, hindi talaga in-install nila. Maganda sa Ate Te kasi makikita mo dun, parang ang maliit lang siyang gadget na ilalagay sa table. Hindi na monitor na niya kung ang carbon dioxide sa isang lugar ay nasa within ano pa, within safe. Within norm, within safe. Makikita mo kasi green siya. Orange, red. Sa office nyo, nagpa-practice na kayo niyan. Oo, nag-aano na kami na magkaroon kami at ito. Kasi kailangan mag-purchase pa. Pero sa ibang lugar po, naka-install na po ito. Nakita ko sa isang restaurant, actually, abroad. Ang ganda kasi pagpasok ng ano, nakikita mo kulay green siya habang nagtatrabaho ang tao at meron din kitchen na meron sa kitchen, di ba, kulob, nangluluto at maraming mga cook, di ba, kung may restaurant siya, maraming mga nakikita doon yung ventilation. So, pag nag-orange na siya, nag-yellow o nag-red, mag-open na sila ng mga doors. Para wow! At carbon dioxide level. So, kailangan daw po, hindi siya bababa sa 1,000 ppm. So, parts per million yon. So, kaya yun ang kagandahan ng meron tayong CO2 monitor. Oo. Green pala, yellow at red na color coding yun. Oo. So, yun po ang carbon dioxide monitor na maganda din po kung meron tayo nito sa ating mga areas. Mahal yan. Mahal siguro yan, Aw. Mura lang naman daw. Mura lang naman. So, marami ng ginagawa. Maliit lang siya na gadget. So, hindi ko pa na-check kung magkano. Pero sa ibang lahat, sa ibang bansa, lahat ng mga classrooms meron. Kasi nakikita na doon, lalo pag maraming tao, siyempre, nag-exhale tayo ng carbon dioxide. Bawat isang exhalation ng carbon dioxide, di ba nasa air na yan, ako, tataas. Oo, tataas. Tataas na yun. At pag mataas ang level ng carbon dioxide, hindi dyan healthy sa bawat tao.
Di ba parang Oo. same mo, yung iniinhale natin. Pero pag may ventilation, may exhaust fan, at nakikita natin na mataas na yung CO2 sa ating monitor, ay, magagawa tayo ng paraan. I-on. Oo. So, Pero may magandang balita din. Kasi ang paglalagay ng mga halaman sa loob ng lugar ng trabaho ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng carbon dioxide at pagdagdag ng oxygen. Wow! Nakakatulong din pala ang mga plants. Pero may mga plants talaga na maganda na panglinis ng hangin. Yes. May listahan na tayo niyan. Actually, ako sa kwarto ko, meron ako ng ano yan, snake plant. Snake plant. Na-research ko na yung snake plant. Ay, Oo. parang airfield. Aloe vera. Maganda din yung aloe vera. Meron Oo. Ko limang plants yun na pwede pong ilagay sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, kasi it purifies the air. And it also helps po magkaroon tayo ng magandang sleep. Ayan, effective po sa akin yung ano. Oo. Dagdagan mo pa ng aloe vera, maganda yun sa room. Kasi kung may mga rhinitis, maganda daw yun. Hindi na tayo bibili ng monitor, ng device. Actually, marami tayo pa tayong gusto sabihin, pero kailangan na natin talagang mag-stop dito. At para mabalansi po ang ating usapan, pinag-usapan po natin yung mga dapat natin gawin. Ito po yung sabi ng subject matter expert. At ngayon, papakinggan naman natin, Kuya Jun, ano ba naman ang sinasabi ng ating Diyos tungkol sa ating mga sakit, sa mga nararamdaman, at yung sitwasyon po ng COVID-19 sa ating sa buong mundo. Ibalansi po natin ang ating mga kaalaman para pagpalagi tayo ay matulungan. So, pakinggan po natin ang ating devotion mula sa ating guest, Pastor na si Pastor Tyler. Hello, kumusta po kayo? Ako po si Pastor Carlo Silva at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat din po sa DWAY FM sa pag-invite at sa privilege na magbahagi ng salita ng Panginoon at sa lahat din po ng nakikinig, kumusta po kayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. At ngayon ang ating usapin ay tungkol sa kalusugan at lalong-lalo na merong COVID-19, merong virus at merong uso rin ang mga sakit, mga lagnat, mga flu or kahit anuman na sakit na nauuso ngayon, especially na ngayon yung COVID-19 na tumatama sa buong mundo. So, tandaan nyo ho, ang hindi ho si Lord ang author ng COVID-19 na ito. Hindi ho siya ang author ng virus. Hindi siya ang author ng sakit at hindi ho siya ang author ng kamatayan. At hindi ho ang Diyos ang nagpapadala ng sakit at ng virus sa ating mga buhay. Dahil ang sabi ng James chapter 1 verse 17, sabi ho dito, every good gift and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. So, ang ipinapadala lang ng Diyos sa buhay natin ay yung mga mabubuting bagay. Hindi ho siya nagsisend, hindi siya nagpapadala sa atin ng anumang sakit at karamdaman, hindi siya ang nagdadala ng lahat ng masama sa buhay natin. Dahil ang sabi ko dito, every good gift and perfect gift, yun ay galing sa ating Ama na nasa langit. So hindi ho siya ang author ng kamatayan at ng buhay. Kung maaalala niyo ho, ang sabi ng John chapter 10 verse 10, na ang magnanakaw ay dumarating para magnakaw, pumatay, at sumira or manira. Pero ang dumating ang Panginoong Hesus para magbigay ng buhay. So, ibig sabihin, siya ang author ng buhay. So, kung sino man ngayon ang may sakit or karamdaman, hindi ho yan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, maniwala ka na hindi si Lord ang nagbigay sa iyo ng sakit at karamdaman. Hindi siya ang nagbigay ng virus sa ating buhay. Hindi siya ang nagpadala ng virus or kahit anong sakit sa ating mga buhay. So, ngayon, since na merong mga virus, merong virus na kumakalat ngayon sa buong mundo, so tandaan ho natin na may mga pangako ho ang Diyos sa buhay natin. Okay? Meron siyang pinangako in 1 Peter 2:24 that by His stripes, by His wounds, we are healed. Kung ikaw man ay may sakit o karamdaman, i-declare mo sa sarili mo na sa mga sugat ni Kristo, ikaw ay pinagaling na. Okay? Past tense ho yan. Ikaw ho ay pinagaling na, hindi ka gagaling pa lang. Dahil sa sugat ni Christ, sa cross, siya ang nasugatan para gumaling ka sa lahat ng iyong sakit at karamdaman.
So, tandaan niyo, pinoprotektahan ho tayo ng Panginoon. Siya ho ang ating shield. At ang sabi ho ng Romans chapter 8 verse 11, sabi ho dito, "But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you," sabi ho dito, "he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you." So kung ang espiritu daw ng Diyos, ang espiritu na bumuhay kay Kristo, which is the spirit of God, na andyan sa atin, nandito sa atin, tinanggap natin, so ito ho ang magbibigay ng buhay sa ating mortal na katawan. So itong espiritu ng Diyos ay higit na mas makapangyarihan sa anumang sakit at karamdaman. Itong espiritu ng Diyos ay higit na makapangyarihan sa virus, sa sickness, sa flu, or sa anything na gawa ng kaaway. So, ito daw, ang espiritu na to ang magbibigay ng kalakasan or buhay sa iyong physical na pangangatawan. Kung ikaw ay may nararamdaman sa iyong physical na pangangatawan, maniwala ka na ang espiritu ng Diyos ay naandyan sa iyo nung tinanggap mo si Kristo at yan ang magbibigay buhay sa iyong katawan, lalong-lalo na itong COVID-19 na kailangan malakas ang iyong immune system, malakas ang iyong resistensya. Tandaan mo si Lord, ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay o magbibigay ng malakas na immune system sa iyong physical na pangangatawan. Maniwala ka ho kapatid, dahil kung makikita nyo sa Bible, merong isang babae na 12 years nang dinudugo. Nung siya ay lumapit kay Jesus, siya ay lumapit sa Panginoong Jesus, in an instant, siya ho ay gumaling sa kanyang karamdaman. At meron din hong isang tao sa Bible na merong leprosy, siya ho ay rejected, tinatago ho yan sa Old Testament o sa unang panahon, tinatago ho yan, hindi siya dapat makita ng publiko dahil siya ho ay nakakahawa, parang virus din ngayon, siya ay contagious. Okay? Kaya, nung lapitan siya ni Kristo, lumapit siya kay Kristo at nagkausap sila, tinanong niya ang Panginoon kung siya ay willing na magpagaling, siya ho ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Tandaan niyo ho, ang Panginoong Hesus ay willing na pagalingin ka sa iyong sakit at sa iyong mga karamdaman. So ngayon, so makikita natin dito ang kapangyarihan ng ating Diyos, na ang Espiritu niya ay higit na makapangyarihan sa anumang virus, sa anumang sakit at karamdaman dito sa mundo natin. So, maniwala ka sa espiritu na ito. Yan ay naandyan sa iyo. Yan ang magbibigay ng buhay sa iyong mortal body. Sa ating, itong sa ating physical na pangangatawan. Kung meron mang mga dead cells sa iyong katawan, siya ho ang bubuhay niyan. Kung meron mang ugat ho dyan na namatay, ang espiritu na yan ang buhay sa ugat na yan. So, maniwala ka. Keep on declaring. Dahil ang sabi ng 2 Corinthians 4:13, sabi ho dito, "But since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, and therefore I spoke." So, sasabi ho sa nasusulat, the same spirit of faith. Meron ho tayong parehong pananampalataya kung anong merong pinapaniwalaan nila David that sa Old Testament, the same God ang pinapaniwalaan natin. At ang sabi ho dito, sila ay naniwala sila, kaya sila nagsasalita. "And also, we also believe, and therefore speak." So tayo rin naniniwala, kaya tayo nagsasalita. Kung maniwala ka ng Espiritu ng Diyos na andyan sa'yo, nagdi-dwell sa'yo, na magbibigay ng buhay sa iyong mortal body, kailangan mo ho yan i-speak out. I-declare mo, "I am healed." At ang Espiritu ng Diyos ang papatay sa anumang sakit, karamdaman na nandito sa aking katawan. Ang Espiritu ng Diyos na nandito sa akin ay higit na makapangyarihan sa COVID-19, sa lagnat, o sa anumang sakit at karamdaman na meron ang aking katawan ngayon. Kaya kapatid, keep on declaring. I-declare mo sa iyong pamilya, sa iyong sarili, kung ikaw ay may nararamdaman. I-declare mo lang ng i-declare hanggang sa ito ay mag-manifest sa iyong katawan. So maniwala ka ho na hindi ito, itong COVID ay hindi ito galing sa Panginoon, kundi ho siya ang nagpo-provide ng strength, siya ang nagpo-provide ng healing, siya ang nagpo-provide ng kalakasan sa ating physical na pangangatawan. So this time, I pray, magpipray ho ako para sa inyo. I pray in Jesus' name na kung sino man ang masakit o karamdaman, I declare in Jesus' name na ito ay lusawin ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan, higit na makapangyarihan sa anumang sakit at karamdaman. I declare in Jesus' name and I cast out anuman ang sakit or flu or anumang ang
ang dinaramdam ninyo ngayon, I declare healing, I declare in Jesus' name. Amen, and God bless you po, and Shalom. What does transformation look like? A change of mind? A shift in perspective? A switch in lifestyles? Repentance? These may be tiny, sometimes imperceptible steps, but nonetheless, parts of a journey each person must take. They can eventually lead to significant life change and transformation that will touch others. At FEBC, transformation is the measure of our mission. Over seven decades since its founding in 1948, FEBC has continually delivered the message of the gospel in radio programs that address every facet of the listener's life. FEBC broadcasts 1,500 hours a week on 12 AM and FM radio stations, with an additional 1,200 hours a week of online streaming in 29 languages. FEBC uses radio and modern-day communication tools such as web and mobile technologies to communicate the love and message of Jesus Christ to various Filipino people groups to bring about genuine life change and social transformation. 702 DZAS in Mega Manila, Agapay ng Sambayanan. 98.7 DZFE in Metro Manila, The Master's Touch. 1143 DZMR, Santiago City, Missions Radio. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan, Radio Kapit Bisig. CARE 104.3, The Way FM, Legazpi City. 98.7 DYFR, Cebu City, Life Changing Radio. 1233 DYVS, Bacolod City, The Sweet Voice of Salvation. 97.5 DYFE, Tacloban City, Unang Tugon ng Pamayanan. 1062 DXKI, Coronadal City, The Friendly Voice of South Central Mindanao. 1116 DXAS, Zamboanga City, Your Community Radio. 1197 DXFE, Davao City, The Good News Radio. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City, Your Positive Choice. The Good News of Jesus Christ is also heard. Ayan, tayo pa ay bumabalik na, Kuya Jun. Mm-hmm. Ayan, ang ganda ng ating awitin sa radyo po ay may nakikinig. Oo, nakapunta nila ang ating awitin na this station po is the station that cares. This is the station that communicates Christ in our world. And this is a missions radio, kaya wala po tayong mga patalastas dito, Ate Kim. Yes, oo. That God really provides for this station. Kaya we are so blessed to be here, and it is not about us, kami ni Ate Kim, but it is about Jesus Christ that we are communicating. Jesus Christ died on the cross for us because He loves us. Father God loves us so much. At kagaya ng sinabi po ni Pastor Carlo kanina, umakyat na si Jesus and He is seated at the right hand of the Father, ay pinadala po ang banal na Espiritu sa atin. Nasa atin na yun, naniniwala. Kaya yes, kung may sakit, yung banal na Espiritu po na dwells in us, siya po ang magbibigay buhay, magpapagaling sa atin, hindi na tama sarili natin sa atin, diba? Pero yung healing po ay ibinigay na at we manifest as basta i-declare po natin that we are healed dahil po sa pinakasagawa ng Jesus. At ito, yes. Oo, sabi nga ni Thelma Barizo tadihi, amen, the best po, wala ng iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Binabati ko si Sergio Bull. Sergio Bull, thank you for watching. Sabi niya, gayon talaga kayo taga-Bakman. Wow. ako yun, Agnes.
So thank you, Sir Tubod, at lahat po ng mga katrabaho sa Sabak. Binabati ko po kayo and all is well. I declare safety and good health and safety po sa lahat po na nagtatrabaho sa ating mga frontliners, lalo na po ang aming mga shelter in place. May mga workers po kasi kami sa aming trabaho sa Department of Health that really they have to stay there for at least 2 weeks. We to make sure po na hindi po mawawala ng kuryente ang ating bansa, di ba? Kaya, thumbs up po ako sa inyo and kasama po namin kayo sa pinapanalangin for safety, for protection against all harm, lalo na po sa COVID-19. Lalo po sa lahat ng ating mga katrabaho. Ayan, meron tayo po dyan, Joshua Dados. Thank you for watching, JJ, at mga kasamahan natin sa Faith Community Church. Ate Selma, thank you. Lahat po ng mga overseas Filipino workers, alam po na aabot po po sa ibang bansa at nakikinig po sila. Minsan, hindi lang po nagpaparamdam. Pero it's never an accident po na pag napakinggan po niyo itong healthcare program, it is actually God. Yan, hindi niyo ay makinig kayo sa healthcare program. Yes. So, naman po, na-bless nga talaga po kayo at abangan niyo po uli ang edition namin susunod. Ito ay aming paghahandaan para po tayo po ay matulungan to be healthy, to be safe, to be free from all problems, especially mga sicknesses. Okay. Hello kay Carmela Tadihe. Be ingat ka palagi sa sayong workplace. Isa po siyang frontliners. Okay? Mm-mm. Ito po si Nurse Tess na nagsasabing hanggang sa muli po, hanggang next Saturday, live po kami ni Aho palagi. Ayan, at binabati po natin ang mga kasama natin sa Department of Health. Ang lahat po na nasa BRTTH, kami po ay mga nurses. At yung mga nurses po natin sa buong mundo ay iba-iba yung area. Di ba, mm-hmm. may nasa ICU ngayon, nasa COVID ward ngayon na nurse, di ba? Nasa ER. Kami po ay mga nurses in radio ngayon, giving you information, education, and communication with regards po sa ating mga kalusugan. Nawa po ay makatulong at kung kayo po ay kayo po ay doktor, kayo po ay nurse, kayo po ay health specialist at consultant. At yung nice niyo po kayong may gusto po kayong ibahagi sa ating mga tagapakinig sa buong Bicol at sa buong mundo, contact us lang po dito sa Care 104.3 The Way FM at ang aming station at sa aming van. So yun, sa muli po, the peace of Daddy God po ay the peace of our Daddy God be upon you po at samahan niyo po kami sa susunod na edition. Bye-bye! Bye-bye!